So sa umpisangan ng laban ng Lakers at Bucks, ang dalawang top team sa dalawang conference, ay ito ang si Giannis Antetokounmpo ay aggressive nga. Talagang hinahanap niya ang kanyang punto at hindi siya nagsisettle. Na-impluensyahan niya nga rin ang kanyang team dahil sila rin ay napaka-aggressive din pagdating sa pag-score sa paint. At syempre, hindi rin naman nagpahuli itong Los Angeles Lakers dahil itong si Anthony Davis ay nakascore din dalawang sunod. At matapos niyan ay si LeBron, nakashoot din siya ng dalawang 3-pointer sa first quarter. Nagtapos nga siya ng may 7 points, 2 rebounds and 2 assists. At balik tayo dito sa Milwaukee Bucks. Sila nga ay may advantage against sa Lakers ng 10-0 fast break points. Ibig sabihin sila ay tumatakbo. Pinupush nga nila ang pace against dito sa Los Angeles Lakers. Usually ang Lakers ang gumagawa niyan, pero ngayon ang Milwaukee Bucks nga ang may advantage dyan. Pagkatapos nga ng first quarter, ang Milwaukee Bucks ang may apat na kalamangan, 33-29. At sa pag-umpisa nga ng second quarter, sa mga early minutes ng second quarter, itong si LeBron James ay umiscore nga ng 8 straight. Siya nga ay nakashoot na naman at nagpakawala ng dalawang 3-pointer. Tapos isa na rin, isama mo na ang mahirap na fadeaway against dito sa 7-footer na si Brook Lopez. Pero patuloy pa nga rin ang Milwaukee Bucks sa kanilang panguna sa fast break points. Itong si Giannis din ay nanguna din dyan. At hindi rin nagpahuli si Jrue Holiday dahil sa second quarter, umiscore din siya ng kanyang mga puntos. At para naman sa Lakers, si Montrezl Harrell, siya nga ay umiscore ng 8 points sa second quarter. So tinulungan niya ang Lakers na mapadikit lang laban dito sa Milwaukee Bucks. Dahil ang Bucks ay halos 60% ang kanilang shooting sa second quarter. Hanggang sa umabot nga ang 2-3 minutes, ang Milwaukee Bucks pa rin ang parang nagko-control sa second quarter at sa buong game. Kaso nga lang, itong Los Angeles Lakers ay nag-improve pagdating under sa 2-3 minutes ng laro. Humigpit na nga ang kanilang depensa at nandun lumabas din ang kanilang opensa matapos ang kanilang slow start. At matapos nga ang second quarter, sila ay may hawak na 6-point lead matapos ang buzzer beater ni Caldwell Pope bago matapos ang first half. At pagpasok nga ng third quarter, itong Los Angeles Lakers ay patuloy ang kanilang hot shooting sa 3-point game. Umpisa pa lang ng second half, itong si LeBron James at si KCP ay may tig isa ng 3 agad. Kaso nga lang, itong Milwaukee Bucks ay nagkaroon ng run na 10-1 run. Bumaba nga sa 3-point lead na lang ang kalamangan nitong Los Angeles Lakers. Kaso itong si KCP, patuloy pa rin ang hot shooting dahil matapos ang 10-1 run ng Milwaukee Bucks, siya naman ay may 6-0 run na dalawang threes na magkasunod. At sa buong third quarter nga matapos sa mga play na yan, itong Milwaukee Bucks at pati na rin Los Angeles Lakers ay palitan nga lang ng kanika nilang mga score. Matapos ang third quarter, may score na 86-81 lamang ang Lakers. Pagdating naman sa fourth quarter sa laban na ito, itong si Giannis Antetokounmpo ay nampisahan ng scoring sa pag-drive niya nga. Nakashoot siya ng top layup against Markieff Morris. Pero si LeBron, hindi rin nagpahuli sa quarter na ito. Nakashoot siya agad next possession ng tough turnaround jump shot against Jrue Holiday. Matapos niya next possession, siya naman ay nakashoot ng 3. So 5 straight points agad para kay LeBron sa pag-umpisa ng fourth quarter. So ang dami ng ang 3 na itong Los Angeles Lakers. Sila ay 15 out of 30 at 50% ang kanilang 3-point percentage. Grabe. So nag-take over nga dito si LeBron at nag-improve din ang Lakers defense. At na naman si KCP, hindi rin siya nagbahuli. Nakashoot na agad siya ng 7 3-pointers with minutes left in the fourth quarter. So matapos nga ang mainit na start na itong Los Angeles Lakers ay medyo nag-cool down nga sila. At kinuha nga yung pagkakataon ng Milwaukee Bucks para sila ay makadikit mula dito sa Los Angeles Lakers. Naibabain nila ito hanggang sa 4 points. Kaso nga lang, bumalik na naman ang hot shooting ng Los Angeles Lakers. Pinaulan na naman nila ang kanilang 3-pointer. Si Caruso ang nag-umpisa with his 3-pointer, si LeBron ang sumunod. Matapos nun, it's all Lakers na nga at it's all LeBron na lang din. Siya nga ay nakashoot na naman ng 3-pointer at ng isang dunk. Para bang sinil niya na yung game niya na yun. Parang sinabi niya tapos na itong laban na to, amin na ito. So ang Los Angeles Lakers, pinaulanan nga ng 3-pointer itong Milwaukee Bucks. Sila ay nakashoot ng 19 3-pointers with 51% shooting. Grabe, 51% yung shooting niyo sa 3-point land. Sino ba naman ang makakatalo dun, diba? Tapos itong si KCP with his season high 7 3-pointers. Siya nga ay 7 out of 10, 70% sa 3-point land. Grabe. So yun nga ang nangyari sa buong game, Los Angeles Lakers 113, Milwaukee Bucks 106. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!